Good afternoon, guys. As you can see po, meron po tayong very special guest ngayong hapon. Ngayon, nagkasama din, nagka-collab din kaming dalawa. Ito po ay isang batikang political strategist, and at the same time, campaign na PR manager, none other than vlogcaster Arman Dinokum. Hello po. Good afternoon. Hello. Good afternoon, Mark. And good afternoon to your hundreds of thousands of subscribers. I can't believe it na andito ako ngayon. Dati, ina-idolize lang kita. Ay, kayo po ang idol ko sa totoo lang. Vlogcasting, tinitingnan ko yung style mo. Pinapanood ko, inobserbahan ko yung style. And I like it. No? And then nag-contact tayo kaagad. So, and congrats din po sa YouTube nyo. Ang ganda din ng growth ngayon. Check out nyo yung YouTube ni Sir Arman, vlogcaster. Yes. Siyempre, ginagawa ko yung mga tips mo eh. At saka, nakikita ko yung timeliness ng topic. So, I think that really did it yung I followed your secrets and then... Ako naman po, kaya lang din naman lumaki yung aking channel. Dahil kay Yorme. Si Yorme lang. Yun. Mga fans naman ni Yorme yung nag-subscribe sa akin eh. So, marami dyan mga fans ni Yorme. And yung mga ibang topics pa na nilagay ko. So, ngayon po, punta po tayo sa mainit-init na topic. Yeah, diretso na kaagad mainit-init na topic ngayon. Kasi po, nagkakaroon ng comparison dun sa dalawa sa... pinag-uusapan na posibleng presidential balls for 2022. Kinukumpara kasi pareho silang mayor ng malaking syudad. Ito po ay si Mayor Isko Moreno at si Mayor Sara Duterte. So ang topic natin ngayon sa video is comparing yung dalawa. So kayo po, simulan ko na sa inyo. How would you compare Mayor Isko Moreno and Mayor Sara Duterte? Ang sa akin, Mark, parang no point of comparison. Kasi to tell you the truth and to lay the foundation, no? When I was still in PR, then Mayor Rodrigo Duterte was also my client. Kumbaga, tinulungan ko siya almost pro bono. Bumibisita ako sa Davao that time because I'm also from Zamboanga City. So, bale, ako yun isa sa mga nag-introduce si President Duterte sa mga Manileño kasi noon kilala lang siya sa Davao. And ang pagkakilala sa kanya, medyo notorious pa kasi doon na nagsimula yung mga DDS, diba? Duterte Death Squad. So ako yung tumulong sa kanya na to show na nakita ko yung parang sa city lang like Zamboanga na may peace and order problem. But unlike Zamboanga na hanggang ngayon may problema pa rin, President Duterte, in fairness, he brought progress to Davao. From ang tawag dyan noon, no man's land, yun ang parang lugar na ine-experimentahan ng CPP-NPA, yung Sparrow units nila, yung buwapatay ng police, buwapatay ng government official. Yung killing fields ang tawag nila dyan sa Davao. But it took a Mayor Duterte to finally set everything in order, and then yun ang inintroduce ko siya as the progressive business oriented leader na from Davao pero magaling. Yan ang ginamit niya, you know, in this initial campaign period. Later na lang dumating yung mga panicide of President Duterte, pero una, pinapakita nila yung mga ambulansya, yung state-of-the-art medical facilities doon, yung mga kwan, yung mga response team, and then yun, yung honesty daw, ganon. So, in short, nagamit yun ni President Duterte yung accomplishment na yun. Unfortunately, Mark, I don't see the same effort from Mayor Sara Duterte. I think naka 2 terms na siya mayor, di ba? Naka 2 terms na siya and then in between yung tatay niya. Pero kumaniwala tayo sa critics niya, wala silang mga gymnasium doon, wala silang matinong hospital, hindi sila nakabigay ng
ng mga computer sa mga estudyante pag putok nitong COVID. Nagbigay ata token lang, pero hindi pareho sa Manila na halos lahat binigay tablet. Yung ng tablet ni Mayor Isko at saka computer sa teacher. Sila ata nagbigay token lang, mga several thousands lang, pero yung iba parang napabayaan talaga. And then may mga kumakalat na picture ngayon na marami pa rin mga squatter colonies doon. So, unfortunately kay Mayor Sara, kaya sinasabi ko from the perception point of view, kasi that's always yung point of view ko. I'm a propagandist, propaganda expert ako. So, and also, I was at 20 years in media, first as a Sambuanga columnist and editor, and also as a investigative reporter of the Inquirer. Noon pa naman sinasabi kami sa media, may kwan kami na dogma na parang if you're not in media, you don't exist. So the same rin ngayon ma-apply sa social media. If you're not in social media, you don't exist. Unfortunately, konti lang talaga nakikita natin accomplishments ni Mayor Sara Duterte. Kumbaga, until now, if you talk about progress kay Mayor Sara, you always equate her with her father. Kumbaga, wala siyang accomplishment outside of her father. Kumbaga, ngayon, ang dami mga negosyante dumadapo doon. But also, because of her father, wala pa tayo nakita na Mayor Sara, nakita natin si Mayor Sara na ikot as HNP, you know, chief coordinator, party niya, umiikot talaga siya by motorcycle. Pero wala tayo umiikot, nakita na umiikot siya para i-promote dito yung Davao, mag-encourage, kausapin yung mga negosyante. Tulad yung ginawa ni Mayor Isko, pagdating niya, kinausap niya ng mga negosyante. Kaya billion, from 14 billion to 46 billion at pumasok within 2 years sa Manila. So we did not hear about that sa Davao. And then kaya nga, parang naniniwala yung mga tao itong mga may kumakalat na lista na wala nga matinong hospital, wala matinong school, wala matinong mga opisina, wala matinong mga gyms, ganun. Because wala tayong nakikita eh. Kumbaga, either kulang ang effort niya to do something about Davao, either umasa lang siya sa tatay niya na sa shadow o sa palda ng tatay niya, or hindi siya gumawa ng effort na maging transparent about all these matters. Noon pa naman, when I was still helping President Duterte as mayor, there was a time nung pumasok si Sara and sinabi ni mayor sa akin na, okay Arman, i-stop na natin yung okay na, pwede mo na ako pabayaan dito. Kumbaga, hindi na natin i-continue yung pag-promote yung Davao sa Manila, kasi daw si Sara daw hindi daw you know, hindi siya style ganon, hindi niya style yung magpresenta sa publiko. So ito na nga at kaya tama talaga yung question mo, ito nang gagawin ng mga tao, iko-compare na silang dalawa, ikumpara sa kanya. Ang dami talagang ginawa ni Isko, hindi lang dahil very visible si Mayor Isko sa social media, kundi ginagamit talaga niya. Kasi isipin mo na lang, ikaw mismo na minomonitor mo siya. Ngayon lang tayo nakita phenomenon na ang mga tao nagbibigay sa isang local government official. Oo, ngayon lang po nangyari yun. Nagbibigay from abroad pa. Wala silang, you know, they know nothing about Manila. Pero because of social media, so, yan ang ginawa ni Isko. Kaya marami nagki-criticize. Eh, yan, hindi pwede gumalaw, hindi pwede lumakad kung walang camera. Pero tayo, Mark, alam natin, tayo ang sumusunod sa kanya, tayo ang kumukover sa kanya. Kasi, let's face it, symbiotic. Pag-cover natin sa kanya, nabaviral yung mga post natin. Kahit papaano, meron naman rin naman tayo partnership program, let's say, sa YouTube. Kumikita rin tayo kahit paano, nakakatulong sa income natin. So, kaya whether Isko likes it or not,
susunod tayo sa kanyang COVID or no COVID. Ikaw, mas lalo na ikaw, kinokobera mo talaga siya pagkatapos kinukumusta ka pa niya sa mga coverage, ganun. Nagbibigay ka pa ng t-shirt sa kanya. So, yan lang, makikita natin na everybody happy tayo. Happy si Mayor na through us, na po-project niya yung accomplishment niya sa labas. And then also, through him, nababiral yung kwa natin. So, yan ang dapat na sana noon pa lang ginawa ni Mayor Sara. Pero ngayon, kung magtanong ka sa akin, alam ko kung ano nagawa yung tatay niya. Alam ko because I helped promote what President Duterte did for Davao. Kumbaga, ginawa niya from killing fields to a progressive business. Ang packaging namin sa Davao is parang the Makati of the South. Mm. Pero sa kay Sara, I don't know Mark. Mm. I really at loss how to compare her with Isko, kasi kay Isko alam na natin eh. Pagkatapos isa pa, kaya sinabi ko no point of comparison, kasi if I'm not mistaken, siguro taken together mga more than 10 or 12 years na siya as mayor, and then vice mayor pa rin. Longer time like Isko. Pero yun nga, in spite of that time, wala siya nagawa talaga. And yet Isko, wala pang 3 years, nakikita natin, 5 na housing project niya, lahat ng hospital, inayos na niya. In fairness naman kay Mayor Lim, at saka kay Mayor Atienza, may existing 5 hospital na before dumating si Isko. Pero ako naman, part rin ako ng promotion sa mga city ng Kwan, even before Isko became mayor. May mga hospital nga, pero walang doktor, walang medisina, at hindi lahat ng yung tao magbabayad pa sa labas, magbibili pa ng medisina sa labas, magbibigay pa sa x-ray. So, hindi fully libre. Dito fully ngayon no. Kay Isko, nagawa niya talaga, na honest to goodness, na libre talaga. Kasi lumaki na nga yung investment ng city, lumaki pa yung mga donations, di ba? Yung 20 million, dinonate niya para sa dialysis machines. Dialysis, yung donation pala sa Santa Ana. Yeah, so yun ang problema ni Sara ngayon. If we're going to, sa isang vlog ko nga, sinabi ko na the 2022 election will be a war of video and images. Kasi, like kami, sa past when I was still in PR, kami yung tumulong na ako sa presidential, vice presidential, senatorial, mayoral, congressional candidate, gubernatorial candidates. Umiikot kami, pagkatapos syempre yung the usual, yung pag-parade, mag-ikot-ikot sa mga entablado, ipipresenta yung program mo, lalabas sa TV na. So hindi, obviously hindi na natin magawa ngayon. Ang iikot ngayon, yung mga pictures ng kandidato, yung mga video ng kandidato na nag-inaugurate ng proyekto, binibisita mga hospital, inaayos yung mga housing, binibigay ng mga ayuda sa mga tao. Yun ang tatatak sa tao. Yes, unfortunate. So dito sa social media ang labanan, through us mga vloggers. Unfortunately, I don't see that much kay Sara until now. Ang nakikita lang natin yung Sara posters, Sara umiikot sa mga other local government officials or national officials, or binibisita si Sara, or Sara with her father, Sara with Bongo. So, kaya sinasabi ko ngayon, I may be wrong, pero kung ako ay isang outsider, I'm from Manila, and Sara is courting for my vote, ang masasabi ko lang, wala ako so far nakikitang accomplishment from her own initiative, kasi she should be aggressive in projecting them. Kasi kung maganda yung mga project, ngayon ginagawa na niya yun. Mo. Tama. Sa akin po, ang opinion ko naman po dyan, sigurado ako meron namang mga proyekto din niyang si Mayor Sara. Sa laki ba naman ng budget, and of course, tatay pa niya, nasa Malacanang. Pero wala yung mga programa talaga na tumatatak sa tao. Siguro yun ang kulang. And yun nga, tinitignan ko din kasi, syempre, yung from the point of view na yung kanilang
pag-upo nila, yung, kung gaano ba ka-challenging yung hinawakan nilang syudad. Kasi si Yorme, pagdating sa Maynila, ang daming problema, ang gulo-gulo, ang dugyot. Diba? Unlike kay Mayor Sara, nung pag-ano niya sa Davao, naayos na nung kanyang ama yung mga malalaking problema. And nasa Malacanang pa yung ama niya. So dapat mas malaki yung opportunity sana para pasipain or to grow at bigyan ng magagandang programa yung sa Davao. So yan po, Sir Armand, thank you very much po. That is the end of part 1. So abangan nyo guys yung part 2. I will be posting it soon. See you po sa next vlog po natin. Bye-bye guys.